I'm Jenny Amorings, isang OFW. Ngayon, nagbabalik naman ang channel ko at ipapaliwanag ko sa inyo, what is the purpose of insurance? Ano gusto mo mauna? Kung may pera ka sa sahod mo, ano unahin mo, bahay o insurance? Life insurance doesn't insure your life. It insures your family's ability to continue without being financially devastated. Kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang mga anak mo, dapat ngayon pa lang magsisimula ka ng kumuha ng insurance. Kung may insurance short term ka, dapat kumuha ka din ng insurance na long term. Ano ba ang ibig sabihin ng short term? For example, si Pell Health is insurance. Yan ang tinatawag na short term. Kaso lang, every year ka nagbabayad, every month ka nagbabayad, at di mo nagagamit yung health card niya kasi hindi ka na-accidente. Siyempre, nawawala yung pera mo doon at wala na ding maibabalik sa'yo. Long-term health care ay pwedeng ibabalik yung pera with interest, with bonus. Bonus is pag hindi mo nagamit yung health care niya, hindi ka na-aksidente, may bonus ka makukuha doon. Pag may insurance ka, kahit wala ka na, kaya niyang tumbasan ang pangailangan ng isang pamilya mo. At kung mahal mo ang pamilya mo, kailangan din alagaan mo sarili mo. Now on, kukuha ka ng insurance habang bata ka pa at kaya mo pa. Insurance is for protection should anything happen to you. Sa Pilipinas, ang mga tao ay hindi pinag-usapan about insurance. Kadalasan ang pinag-uusapan, negosyo, investment, utang, at sinong nagpapautang. Diba tama yan? Pangalawa is, gusto ng mga tao is quick money. What is quick money? Maglalagak ng pera ngayon, milyonaryo na siya bukas. Ayaw nilang magsipag, magtrabaho, mag-iis. Gusto nila, marami palang mga tao na kulang sa kalaman about insurance. Kapag insurance ang pag-uusapan, akala nila, pinatay mo na sila. Akala nila yung insurance ang makakatanggap yung pamilya na ikaw ang yung naghihirap ay hindi ka makakatulong nito. Alam mo ba kung inang ibig sabihin ng insurance? Kung mahal mo ang isang pamilya mo, kung mahal mo yung anak mo, kailangan may insurance ka. Kasi dalawa lang yung buhay natin, dalawang tulay ng buhay natin. If you die soon or if you live too long. So kung mabubuhay ka pa, kailangan mo may insurance ka kasi darating ang panahon na hindi mo na kaya magtatrabaho at tumatanda ka at wala ng kumpanyang kumukuha sa'yo kasi wala ka nakakayahan. Sino ang magbuhay sa'yo? Sinong bubuhay sa'yo? Yung anak mo ba? Sa tingin mo, yung anak mo ay may pamilya na, ano uunahin niya? Gatas o ikaw? Siyempre, gatas ng anak niya. At kung mamatay ka naman ng maaga, paano na yung anak na nag-aaral? Sinong sumusuporta sa kanila na ikaw lang ang may nahanap buhay? Kung may insurance ka, kayang gagampanan ng isang insurance ang mga obligasyon na naiiwan mo. So ngayon pa lang, habang bata ka pa, mas magandang kumuha ka na ng insurance para sa kinabukasan. I recommend you, Kaiser Long-Term Healthcare number one list in the Philippines. There are 3-in-1 product. So si Kaiser may long-term healthcare, may life insurance, and lifetime investment. So long-term healthcare, kung ma-accidente ka dun sa tinatrabahoan mo, ay kayang i-cover lahat ng bills mo sa hospital. Life insurance, kung kunin ka na nigad ng maaga at may anak kang naiiwan at nag-aaral, kaya niya tong susuportahan. Lifetime investment, kung hindi ka nagkasakit, hindi ka namatay, yung pera mo doon lumalaki.
So, hindi katulad ng ibang insurance na kung every year nagbabayad ka, at kung hindi ka na-accidente, hindi mo nagamit yung health card niya, nawawala yung pera mo. Dito sa Kaiser, pag hindi mo yan nagamit, yung long-term healthcare, yung health card mo, at yung insurance kasi hindi ka namamatay, hindi ka na-accidente, lumalaki yung pera mo. Lifetime investment. Every year, 10% nag-interest siya. Lumalaki siya. Yung pera nagtatrabaho sa'yo. So, after 20 years majority ng Kaiser, there are two options. Pwede mo siya i-withdraw cash, pwede yung interest ng kukunin mo, pwede mo ring hayaan until 60 years old ka. So, gawin mong pang-retirement. Di ba maganda? For example ko yung PhilHealth. PhilHealth is short term. So, marami sa atin, kasi may PhilHealth na siya, is okay na kasi may insurance. Ang tanong, enough ba siya para sa'yo? What about kung ma-accidente ka at 100,000 bills mo sa hospital? Sa tingin mo, kaya ba ni PhilHealth yun i-covered? Yes, hindi kaya ni PhilHealth yun. Kasi alam mo, 30% lang ang mabayaran ni PhilHealth. So, it means in 100,000, 30,000 lang ang babayaran niya. So, may natitira pang 70,000. Saan mo ba kukunin? Sa bulsa mo. May long-term healthcare ka, may Kaiser long-term healthcare ka, yung 70,000 na natitira sa bills mo, kaya bayaran ni Kaiser. So, mas maganda din na may short-term healthcare at may long-term healthcare. So, mas maganda kung may PhilHealth ka ngayon, mas maganda din na kumuha ka ng Kaiser. Kasi kung may PhilHealth ka, pwede mo kunin yun, tapos babayaran ni PhilHealth yung 30% at yung sobra babayaran ni Kaiser. So, wala kang malalabas ng pera na galing sa bulso mo. Yan ang pinakamaganda. Kung if you want to know more about Kaiser, you can email me, Jeneline, or 0787@gmail.com, or you're pinging me now in my Facebook account. Or if you want to know about Kaiser, you can follow me in my YouTube. At kung nagustuhan mo ang mga videos ko, please click the bell below para ma-notify ka po sa mga bago kong video about insurance at magbibigay din ako kung saan dapat ilalagak yung pera at about sa investment. Please subscribe kung nagustuhan mo ang video ko. Thank you for watching my videos. Bye!